Day again sa inyo mga kanugis, no? So for today's video mga kanugis is pag-uusapan natin mga kanugis kung ano ba yung magandang ibigay sa ating mga alagang sisiw with feeding ba or dry feeding mga kanugis, no? Right? So ayan mga kanugis, no, kung napapansin nyo mga kanugis, meron tayong nilagay dito na wet feeding at dry feeding mga kanugis, no. So kayo na yung mag-observe mga kanugis, no, kung ano ba talaga yung gusto ng ating mga alagang sisiw at kung ano ba talaga yung mas magandang ibigay sa kanila na patuka mga kanugis, no. So ayan mga kanugis, no, yan yung wet feeding mga kanugis, no. So ayan, swabe-swabe lang yung pagtuka nila mga kanugis, no. So ito naman yung dry feeding mga kanugis, no. Bigay natin sa isa mga kanugis. So ayan, nakikita nyo mga kanugis na bulunan kaagad mga kanugis, no. O ayan mga kanugis, no. So yung isa swabe pa rin yung pagkain niya mga kanugis, no, dahil wet feeding yung binigay natin sa kanya mga kanugis, no. So ayan mga kanugis, no, wet feeding sa kanya. So yan, no, kung napapansin niyo mga kanugis, yung dry feeding is medyo hirap sa yan, hirap sa pagkain yung ating mga alagang sisiw mga kanugis, no. Yung wet naman mga kanugis is swabe lang yung mga patuka niya mga kanugis, no. Sa paraan ko mga kanugis, no, dito sa aking backyard mga kanugis, no, mas gusto kong gamitin yung wet feeding para sa alaga natin mga sisiw mga kanugis, no. Ito yung guide mga kanugis, no. So pagkapisa mga kanugis, no, day old to 1 month, dry feeding muna yan mga kanugis, no. So ang gamit ko mga kanugis is yung baby stag booster mga kanugis, day old to 1 month old mga kanugis, no. So ngayon mga kanugis, pagtungtong ng sisiw ng 2 buwan mga kanugis, 2 months to 4 months mga kanugis, binibigay ko naman sa kanilang patoka mga kanugis is yung Integra 2 na wet feeding mga kanugis, no. So bakit nga ba wet feeding yung tipo or yung type ng paraan ko sa pagbibigay sa kanila ng pagkain mga kanugis, no. So yung wet feeding mga, kasi mga kanugis is kumbaga basa na siya mga kanugis, no. Hindi hirap tumuka yung mga sisiw natin mga kanugis, no. So pagtuka nila mga kanugis, no, hindi nabubulunan yung mga sisiw natin mga kanugis, dahil yung sisiw mga kanugis is matatauhoyan pagdating sa pagkain mga kanugis, no, dahil yan lang yung libangan nila, pagkain nila mga. Sa dry feeding mga kanugis, no, nabubulunan yung sisiw dito mga kanugis, no. At ito pa yung isa sa dahilan mga kanugis, kumbaga ayaw ko magbigay ng dry feeding sa 2 to 3 or 4 months na sisiw mga kanugis, dahil mga kanugis, no, meron mo tayong sisiw na konti lang kung uminom ng tubig mga kanugis, no. So yung patoka na binigay natin mga kanugis is hindi agad nila ma-absorb sa kanilang katawan mga kanugis, no. Kaya yung sisiw natin mga kanugis is katamtaman lang yung hawak or yung payat yung mga sisiw natin mga kanugis, no, dahil sa binigay nating dry feeding mga kanugis, no. Right? So bakit nga ba wet feeding yung ibinigay ko sa aking or paraan ko sa pagpapatuka sa aking mga sisiw mga kanugis, no. Yung wet feeding kasi mga kanugis is, di ba, basa, given na basa na yan mga kanugis, no. Yung pag-observe po ng wet feeding sa ating mga sisiw mga kanugis is mabilis po mga kanugis, kumbaga mabilis matunaw sa kanilang butsi at mabilis ma-absorb ng kanilang katawan mga kanugis, no. Kaya yung binigay ko or paraan ko sa pagpapatuka sa aking 2 months to 4 months mga kanugis is wet feeding mga kanugis, no. So mabilis nilang ma-absorb, kaya yung metabolism nila is kumbaga ma-boost yung
paglaki ng ating mga sisyo, mga kanugis, no? Dahil wet pwedeng yung naibigay natin, mga kanugis, no? Hindi ko ma-explain sa iyo na mabuti, mga kanugis, no? Dahil hindi nyo naman mahahawakan yung manok, pero kung andito, mga kanugis, no? Kung yung mahawakan nyo talaga yung manok, mga kanugis, is malaki yung hipo ng ating kakiris, mga kanugis, no? At saka yung tuhod nila, mga kanugis, no? Hindi naman masyadong malaki, mga kanugis, no? Yung paa, hindi naman masyadong, mga kanugis, no? Kaya yung paraan ko sa pagbibigay ng mga ng patoka dito sa aking backyard, mga kanugis, is with feeding ho, mga kanugis, no? So ito yung guide ko para maganda yung hipo ng katawan sa ating mga alagang sisyo, mga kanugis, no? Right. So kung meron kayong mga kakirelis, mga kanugis, na gaya nito, mga kanugis, no? So subukan yung wet feeding, mga kanugis, no? Dahil mas gusto rin kasi nilang wet feeding yung kinakain nila, mga kanugis, no? Sa dry feeding, mga kanugis, no? Subukan nyo, mga kanugis, obserbahan nyo yung mga sisyo nyo, mga kanugis. Kung magbibigay kayo ng dry feeding sa kanila, is nabubulunan yan sila dito sa kanilang lalamunan, mga kanugis, no? Kung yung wet feeding naman, mga kanugis, no, is suwabi lang yung daloy ng patuka sa ating mga alagang sisyo or kakirels, mga kanugis, no? So hindi hirap yung mga kakirels natin sa pagkain, mga kanugis, no? Tuwing nagbibigay tayo ng pagkain sa kanila, mga kanugis, no? Right? So dito yung mga kakirels ko na with feeding yung bigay ko, mga kanugis. Kung mapapansin nyo, mga kanugis, no, sa hawak natin, mga kanugis, no, so ayan, hindi lang talaga kita, mga kanugis, no, ayan, meron siyang pitso, mga kanugis, no, pero bilog yung katawan niya, mga kanugis, no, so ayan, so malaki talaga yung hawak natin sa ating alagang cockerels, mga kanugis, no. Right, so kung mapapansin nyo, mga kanugis, no, ayan, medyo malaki siya, mga kanugis, 3 months old, mga kanugis, no, 3 months old, so ayan yung yan lang yung munang yung maisishare ko sa inyo ngayon, mga kanugis, no, tungkol sa wet feeding na pagpapatuka sa ating mga alagang manok, mga kanugis, no. Right, so at shout out nga pala tayo, mga kanugis, no, shout out nga pala sa isang napakasulid na taga-subaybay natin, mga kanugis, na si Jerome Lloyd, mga kanugis. Shout out na din kay Book Noise TV, at syempre shout out na rin kay Idol Pool Pichu ng Hop and Sons Game Farm. Alright, so at syempre shout out na rin sa idol nating lahat na si Idol Milfi Borga. Alright, so hanggang dito na lang for today's video, mga kanugis, no. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share at nanonood sa ating mga video, mga kanugis, no. Alright, so peace out.